namatay siya, pinahirapan siya talaga eh. Nung tinignan ko ganyan ang mukha niya, parang hindi ko na inulit eh. Kasi iba na yung mukha. Nung makita ko, napatingala ako sa langit. Wala man akong ginawang masama sa kapwa ko. Kala nila silang biktima, pero biktima po kami ito. Di na naimbestigahan ng tama yung kaso namin. July 5, 1993. Isang malagim na gabi para sa 22 anyos na si Rosilin Federico. Halimhinang ginahasa na limang lalaki ang dalaga bago tuluyang patayin. Isang buhay na magsisilbi sanang pag-asa ng kanyang pamilya, winakasan ng isang kahindik-hindik na krimen. Magandang gabi. Ako si Martin Andanar. Ating balikan ang bawat pangyayari at tuklasin ang buong katotohanan sa pagpatay kay Rosilin Federico. Dito sa Crime Classic. Dekada 90, naging laman ng mga pahayagan at telebisyon ang magkakasunod na balita ng mga karumal-dumal na krimen. Isa ang syudad na Marikina noon sa naging bantog dahil sa sunod-sunod na kaso ng mga naiulat na panggagahasa. Napabilang ang Marikina sa ganyang pangyayari kasi ilang beses din nagkaroon ng mga rape slide dyan sa Marikina. So parang tinigurian ngayon siyang Marikina, ano eh, rape capital of the Philippines. Arang Marikina, rape capital of the Philippines. Kasi sunod-sunod ang ano dyan eh. Panggagasa at pagpatay sa mga babae. Batid ito ng ina na si Aling Shirley, residente ng Marikina. Kaya buong pagtsatsaga niya noong sinusundo sa babaan ng jeep ang anak na si Rosilin sa tuwing ginagabi ito sa pag-uwi galing sa trabaho. Ang pasok niya sa kasi sa school, pang umaga, nagpa-part-time naman siya sa sindis. Kaya inabot siya ng gabi. Subalit nung gabi ng July 5, 1993, hindi raw nagawang sunduin ni Aling Shirley ang anak dahil sa trangkaso. Tulad ng nakagawian, alas 11 ng gabi, dumating si Rosilin lula ng isang jeep. Habang binabagtas daw nito ang MLQ Street papauwi sa kanilang tahanan, wala raw itong kalam-alam na sinundan na siya ng dalawang lalaking lango di umano sa ipinagbabawal na gamot. Nakilala ang mga ito na sina Ramon de la Paz at Melvin Magbanwa. 10 metro na lamang sana ang layo mula sa kanilang tahanan. Bigla raw sinunggaban ni Ramon si Rosilin. Isang suntok daw ang natanggap nito mula kay Ramon na siyang sanhi ng pagkawala nito ng malay. Kinaladkad daw ng mga ito ang walang malay na si Rosilin papunta sa Balagta Street kung saan sila sinundo ng isang kotseng pula. Ano ba? Saan niyo ba akong dadali? Lulan di umano, ang dalawa pa nito mga kasamahan na sina Alan Florentino at Zaldi de la Paz. Isinakay daw si Rosilin sa likuran ng kotse at tuluyan dinala sa isang apartment sa Tangile Street. Na mga oras na yun, inakala raw ng mga magulang ni Rosilin na maaring umuwi na lang ito sa tahanan ng kanyang ate na naninirahan sa Tanong Marikina. Pagkakaalam ko, doon siya talaga umuwi sa Tanyong. Ngayon, pupunta lang doon sa Parang pag magpapalabas siya. Kaya sabi ko, baka sa Tanyong natutulog yun. Pero nang makumpirma raw ng mga ito na wala sa tahanan ng kanyang kapatid si Rosilin, dito na raw nagsimula kabahan sina Mang Faustino at Aling Shirley. Inanong ko siya. Sabi ko, Ronnie, yung si Otilin ba doon ka ako natulog? Sabi niya, hindi. Sabi ko, kaka ako magbiro. Sabi ko, hindi ho naman talaga nanay, wala doon. Kaya ha, doon kami talagang hinanap na siya. Dahil lola, eh, hindi na sumikot talaga eh. Samantala, habang nasa loob daw ng apartment si Rosilin kasama ang mga suspect, pabukang itinali raw ng mga ito ang mga kamay at paa ng dalaga sa isang kama.
Hinubaranan sa plot ng mga salarin ang lupaypay nitong katawan at nilagyan ng busal ang bibig. Nakuha pa raw di umano ng mga ito na magsyabu. Bago halinhinang ginahasa si Rosilin. Tatlong araw daw walang sawang paulit-ulit na ginahasa ng mga suspect ang kaawa-awang dalaga. Pinahirapan talaga. Kasi ilang araw din siya nasa custody nila. Yung minuto lang, matagal na yun eh. Pero oras pa na pagpasasaan mo yung ganun. Hayo pa na yung ano yung pag halin-halinin kayo, balik-balik kayo. Lintik ang hirap. Hirap na dinanas ng tao. Isang araw matapos makumpirmang nawawala si Rosilin, nagpa-blatter sa presinto ng parang sa Marikina ang mga magulang ni Rosilin. Around 11 ng July 6, pumunta si Mrs. Federico dun sa opisina. Sabi ko, baka nasa kamag-anak lang yan. Kamag-anak nyo, kaibigan, barkada, o kaya baka may boyfriend dyan eh. Sabi nga nun. Sir, pinuntahan na po namin lahat eh. Talagang wala po. Pero nung time na yon, kinakabahan ako dahil ilang rape slay na nga yung mga nangyari. Hanggang kinabukasan, July 7, 1993, sa isang bakanteng lote, isang nakahamdusay na bangkay na isang babae ang natagpuan. Humutubad, basag ang mga labi, at puno ng pasa sa buong katawan ng bangkay. Personal na kinumpirma mismo ni Mang Faustino na ang natagpo ang bangkay ang nawawalang anak na si Rosilin Federico. Nakita namin si Rosilin totally naked yun. May naka anong good morning dito, dalawang buhol na good morning na abukado ang kulay. Tapos wala, namamaga yung private parts niya. Hindi raw nagawang pagmasda ni na Mang Faustino at Aling Shirley ang kalunos-lunos na kalagayang sinapit ng anak na si Rosilin. Sinakala ko na mawawalan na ako ng ulirat, ng ano, tapos ayaw ko nang ulitin na tingnan kasi iba na yung muka, magang-maga na iba eh. Yung buhok niya, mahaba ang buhok, naging ano eh, ginupit-gupitan ba ng pinagtripan yata, tapos may mga pasok-pasok. Makita ko na napatingala ako sa langit. Ang sumagi sa isip ko, bakit kaya nangyari sa akin ito samantalang wala man akong ginawang masama sa kapwa ko. Hindi ako maniwalang may Diyos. Sabi ko, Lord, magpakita ka para maniwala ako. Mahigpit ang kampanya noon ng gobyerno sa paglutas sa tumataas na bilang ng krimen sa bansa. Kaya't inuutos ng dating Vice Presidente at Chairman noon ng Presidential Anti-Crime Commission o PICC na si Joseph Estrada ang mabilis na investigasyon sa likod ng panggagahasa at pagpatay kay Rosilin. Subalit sa kanilang sumunod na investigasyon, isang Ramon de la Paz ang lumutang. Kapitbahay daw ito ng pamilya Federico na posible raw may alam sa krimen at maaring magturo sa mga taong sangkot sa pagpatay at panggagahasa kay Rosilin. Pinapaamin po nila mga tao, pati po si Rizal, pinapaamin nila. Pati po si Galman, pinapaamin nila sa akin. Buntala naman po, hindi ko lang po kilala yung pinagbibintang nila sa akin. Anim na suspect ang itinuturong may kinalaman sa panggagahasa at pagpatay kay Rosilin. Sino-sino ang mga ito? Ano ang kanilang naging motibo para gawin ang krimen? Sa lamay na bangkay ni Rosilin, aksidenteng nagkita raw ang dating magkaklase na sina Pio III Wilson Balawitan, investigador ng kaso ni Rosilin, at Ramon de la Paz, na kapitbahay naman ni Rosilin. Sabi ko, Monching, oh, dito ka pala. Oh, kapitbahay ko si Rosilin. Sabi ko, kawawa naman, pwede bang, baka may maitulong ka dito. Aba, oh, mate, sabi niya, classmate, bahala ko sa'yo, papapromote kita dyan.
Ayaw mo, ano ako, mag-tsatsaga akong ano dyan, baka nandyan lang yung mga suspek. Umasa si Pio III Balawitan na maaaring tulungan siya ng dating kaklase dahil nakatira ito sa lugar na pinangyarihan ng krimen. Ngunit naglalaro na rin sa isip ng pulis na posible rin na may kinalaman ito sa pagkamatay ni Rosilin dahil na rin sa ilang questionableng salitang binitawan ito sa kaibigan. Isasira mo sa mga suspek ko kasi nung high school kami, gumagamit na ng drugs yan eh. Noon, mga tabletas lang, mga marijuana, saka syrup, time namin. So, siya kaagad ang nakatubang kung posible may kinalaman to. Sa pagbabalik na investigador sa lugar kung saan malapit na tagpuan ang bangkay ni Rosilin, isang binatang nagangalang Angelito Lakdu ang lumitaw at umaming kilala raw niya ang mga taong nasa likod ng krimen. Pumasok dito sa compound niyo, nasaan ka? Sir, tulog po ako niyo. Pero alam ko po, pumasok kayo sa compound namin. Kasi tinanong namin yung magulang mo, wala daw nakita. Meron po, sabi niyang ganun. Sino yung mga nakita mo, ano, pwede ba naming malaman? Noong una, ayaw. Pero na talagang napilit namin. Sabi niya, ang dumaan po dito, unang-una, si Ramon de la Paz, si Saldi de la Paz, tsaka yun si Jover Burlon. Sa ginawang statement ni Angelito sa mga otoridad, itinuro niya ang magkapatid na si Ramon at Adorable de la Paz, kasama na si Joel Burlon bilang mga suspect sa krimen. Tapos dun sa investigation, di iniharap ko na sa hepi ko, tinawag ako, eto, ka-classmate mo pala to, ano, Wilson eh. O nga sir eh, tapos yun, sabi nga ni Ramon de la Paz, hayop ka. Kaya nga kita tutulungan mapromote, ako pa ngayon ang suspect mo. Sabi ko, classmate, walang personalan, trabaho lang to. Tinuturo ko ako nung ni Angelito. July 27, 1993. Direktang inamin ni Ramon de la Paz sa harap ng mga kawani ng National Bureau of Investigation o NBI ang pagdukot at panggagahasa sa biktimang si Rosilin Federico. Tinukoy din niya ang kanyang mga kasamahan at kung papaano nila itinapon ang bangkay ni Rosilin sa isang bakanteng lote sa Balagta Street, parang Marikina. Umayon din sa ginawang pag-amin ni Ramon ang kapatid na si Adorable at isa pang suspect na si Joel Burlon sa kanilang naging partisipasyon sa krimen. Sa ginawang pag-amin ng tatlong suspect, natukoy din ng pulisya ang iba pa nilang mga kasamahan, sina Edwin Habla at Melvin Magbanwa. Samantalang ang itinuturong mastermind na si Alan Florentino, nahuli naman sa probinsya ng Sorsogon kung saan siya noon nagtatago. Very firm ang ano ko dyan. Isa lang, sila lang talaga. Wala nang iba. Nagbase naman yung mga yung kasong yan sa mga witnesses, sa mga ebidensya na nakalap eh. Doon papunta sa kanila eh. Wala namang papalayo sa kanila eh. Sila itinuturo. Kasong rape with homicide ang kasong isinampa sa lahat ng mga akusado. Subalit si Florentino, matindi ang pagtanggi sa pagkakasangkot niya sa krimen. May personal na galit daw kasi sa kanya ang ilan sa kaanak ni Rosilin, kaya't idinidiin siya sa kaso. Paano ka nasangkot dito? Paano ka... How were you dragged into the case? May incident kami, nagkalaro kami ng basketball at nagkaroon kami ng medyo physical. Nagkasuntukan kami sa court. Nakita naman yung isa kong brother. May half-brother po kasi ako ngayon, patay na. Napadaan po sa kanilang lugar at ang ginawa nila ay pinagugulpi nila at nasaksak pa. Hindi naman alam na itong mga kalaro ko ay pamilya pa lang Federico. Ngunit taliwas ito sa paniniwala ni Balawitan sa posibleng dahilan di umano ni Florentino sa pagpatay kay Rosilin. Ganun lang, sa basketball lang ba? Ganun na gaganti mo? Masyado namang brutal yun. Diba? Pwedeng bumawi ka, suntok din. O ano? Pero yung patayin at giya, masyado namang... Diba? Kilalang may impluensya at mayaman ang pamilya ni Alan Florentino. Kaya't ang anumang gustuin daw nito ay mapapa sa kanya. Pwede siyang gumastos niyan. Pwede siya yung nagpapadrugs diyan. Na-chismis pa nga, eh, sila yung nag-ano ng drugs diyan, yung nagsusupply. Ikaw ba eh, nagdroga dati? Hindi pa. July 5, 1993, nung nangyari yung krimen, nasaan ka nun? Sa bahay po ako ng brother ko.
Kasi actually, birthday po yan ng hipag ko eh. Yung araw na yan, birthday po yan ng asawa ng brother ko, si Nestor Florentino. Kaya, nandubo kami, nag-inuman kami. Ang naging ano lang kasi dyan, naging problema dyan, hindi po yan ang sinabi ko sa court. Ang sinabi ko talaga sa court, nasa bahay lang ako. Kasi, kinoach po ako ng lawyer ko talaga. Ang sabi niya, naniniwala akong wala akong kasalanan. Kaso, mahirap kasing sabihin doon sa court na may involve pa tayong mga pamilya mo. Kasi useless na alibi din. Kasi syempre, tutulungan ka lang nung pamilya mo. Pati less talk, less mistakes daw. Ngunit ayon sa ilang itinuturong mga suspect, pinilit lang daw ang ilan sa kanila na akuin ng krimen. Kinakasuhan nila ako, hindi ko man alam eh kung ano yung kinakasuhan nila sa akin. Pinakain nila ako, pagkatapos pinimbitan, pagkatapos pinapunta nila ako sa FBI. Tapos tinuro ako eh, hindi ko makilala yung mga nagtuturo sa akin. Sana karmahin dapat sana yung mga nagtuturo na yun sa akin. Ang ginagawa po nila, pinapaamin po nila mga tao. Kagaya ko po, pati ho si Rizal, pinapaamin nila. Pati po si Galman, pinapaamin nila sa akin. Samantala naman po, hindi ko man po kilala yung pinagbibintang nila sa akin. Katapos kinasuhan pa nila ako. Hindi naman ako pumatay sa babae, sinasabi nila. Katapos hanggang ngayon po, dinadala ko po ang sakit na dinanas ko po sa kanila. Naandyan po yung kinukurente po ako ng mga FBI. Naandyan po yung sinaksak po nila ang ari ko. Ako rin po ay rapist. Sa ginawang depensa ng mga akusado sa kanilang pagkakasangkot sa krimen, makamit pa kaya ng pamilya ni Rosalyn ang hustisya para sa kanilang nasawing anak? Please, lumabas din ang katotohanan. Maraming salamat sa Lord. Maraming tao nakakala. Natakot lang ako. Binaboy nilang gusto yung anak ko eh. Dalawang bisis ako na biktima eh. Biktima ako ng mga nag-rape sa anak ko. Biktima pa rin ako ng judge na corrupt. Court cares about public opinion, even if this judgment of acquittal was made without any consideration as to whether it may or may not merit him had to be arrived at on the exclusive basis of the evidence and applicable jurisprudence, it is hope of this court. Please, lumabas din ang katotohanan. Maraming salamat sa Lord. Maraming tao nakakala. Natakot lang ako. July 25, 1996. Sa utos ni Judge Ranada, napawalan salab suspect na sinampa ng kaso na sina Alan Florentino, Joel Borlon, Adorable de la Paz, Ramon de la Paz, at Zaldi de la Paz, base na rin sa kawalan ng matibay na ebidensya na tuwirang mag-uugnay sa kanila sa krimen. Alam na alam po nila na nagkaroon ng presentasyon ng mga ebidensya sa loob ng korte. Inilaban po namin ng fair and equal, lahat po. Alam nila na wala kaming impluensya, sila po ang malapit sa presidente. Hanggang kami po ay makonvict. Dahil sa desisyon ng korte, ikinasama ito ng loob ng mga magulang ni Rosilin. Masakit at mahapdi, kirot, sama ng loob, nandoon na. Binaboy nilang gusto yung anak ko eh. Kaya nga, ang totoo niyan, dalawang bisis ako na biktima eh. Biktima ako ng mga nag-rape sa anak ko. Biktima pa rin ako ng judge na kurat. Aming hindi pagsangayon sa desisyon ni Judge Ranada dito sa Federico rape slay case. Kaya inapila ng pamilya ni Rosalyn sa Court of Appeals ang kaso dahil sa isinagawa nilang 1 million signature campaign. Sabi ko, bakit ganun? Halos sa almost, di ba? Kompleto na ang ano, nasa justice system natin. So, pero sabi ko nga, mananaig pa rin dyan yung katotohanan. Muling nabuhayan ang pag-asa ang prosecution sa paglitaw ni Enrique Magnaye.
Ayon kay Magnae, nagkataong dumudumi siya sa talahiban na makita niya ang pagtapon sa katawan ni Rosilin. Kitang-kita niya na nung dinamp yung body doon sa pinagtapunan ng bangkay, yung area. Ang sabi niya ay identify niya yung mga tao. Presenta po kami doon sa court. Pero hindi niya naman pala kilala yung iba. Nakilala niya lang ako dahil may very sensationalized tong case. I would say talagang identify niya ako dahil lagi niya ako nakikita sa TV. Kaya kilala niya ako, pero yung the rest, hindi niya ma-identify. Bumaliktad din ang dating akusadong si Edwin Habla na tumayo bilang state witness sa kaso. Yan ang konsyensya yun eh. Hindi siya raw makakain, hindi makatulog. Siya naging ano namin, witness. Pang-pito yan, lookout siya. Hindi siya nag-gumamit. Ang gumamit lang anin. Tumagal ng 4 taon ang itinakbo ng paglilitis ng kaso. At noong March 13, 2002, ibinaba ng Pasig RTC Branch 163 ang hatol na reclusion perpetua, habang ang kasama nilang si Melvin Magbanwa ay patuloy pa rin na pinaghahanap ng batas. Hanggang sa ngayon, tuloy pa rin ang pag-apila at pagtanggi sa kanyang pagkakasangkot sa kaso ni Alan Florentino. Maging makatotohanan kung wala po tayong nalalaman sa isang kaso, huwag po tayong magkomento. Kung meron namang nalalaman, sana po lumabas. Kasi maaring ako po'y mabubulok, ang aking physical na pangangatawan ay mabubulok dito sa bilangguan. Ngunit sila ba'y satisfied sa ganun? Na hanggang ngayon, hindi ko pa rin inaamin ang kaso. Patuloy pa rin ang laban ng mga magulang ni Rosilin para tuluyang protektahan ang hustisyang kanilang tinatamasa. Kung kinakailangan talagang tuloy, itutuloy. Kasi katulad niyan, nagpa-reopen sila. Hindi namin titigilan yun. Hindi ko lang sinasabi sa misyo. Misyan, hindi ka maniwala. Bilang natutulo ang luha ko eh. 9 taon ang hinintay ng pamilya ni Rosalie upang tuluyang makamit ang katarungan ng kanyang pagkamatay. Naging mabagal man ang paghukom at tumagal ang kanilang paghihintay, ngayon'y panatag sila na nasa kanilang panig ang batas. Magandang gabi. Ako si Martin Andanar. Hanggang sa susunod na pagbabalik-tanaw at pagtuklas ng katotohanan. Dito sa Crime Classic. Siya, pinahirapan siya talaga eh. Nung tinignan ko ganyan ang mukha niya, parang hindi ko na inulit eh. Kasi iba na yung mukha. Nung makita ko, napatingala ako sa langit. Wala man akong ginawang masama sa kapwa ko. Kala nila silang biktima, pero biktima po kami ito. Di na naimbestigahan ng tama yung kaso namin. July 5, 1993, isang malagim na gabi para sa 22 anyos na si Rosilin Federico. Halimhinang ginahasa. Dekada 90, naging laman ng mga pahayagan at telebisyon ang magkakasunod na balita ng mga karumal-dumal na krimen. Isa ang syudad na Marikina noon sa naging bantog dahil sa sunod-sunod na kaso ng mga naiulat na panggagahasa. Napabilang ang Marikina sa ganyang pangyayari kasi ilang beses din nagkaroon ng mga rapist lead sa Marikina. So parang tinigaruan ngayon siyang Marikina, rape capital of the Philippines. Parang Marikina, rape capital of the Philippines. Kasi sunod-sunod ang dyan eh. Panggagahasa at pagpatay sa mga babae. Batid dito ng ina na si Aling Shirley, residente ng Marikina. Naliman lalaki ang dalaga bago tuluyang patayin. Isang buhay na magsisilbi sana ang pag-asa ng kanyang pamilya, winakasan ng isang kahintulot.
hindik-hindik na krimen. Magandang gabi. Ako si Martin Andanar. Ating balikan ang bawat pangyayari at tuklasin ang buong katotohanan sa pagpatay kay Rosilin Federico. Dito sa Crime Classic. Kaya buong pagtsatsaga niya noong sinusundo sa babaan ng jeep ang anak na si Rosilin sa tuwing ginagabi ito sa pag-uwi galing sa trabaho. Ang pasok niya sa kasi sa school, pang umaga, nagpa-part-time naman siya sa sindis, kaya inaabot siya ng gabi. Subalit nung gabi ng July 5, 1993, hindi raw nagawang sunduin ni Aling Shirley ang anak dahil sa trangkaso. Tulad ng nahagawian, alas 11 ng gabi, dumating si Rosilin lula ng isang jeep habang binabagtas daw nito ang MLQ Street papauwi sa kanilang tahanan. Wala raw itong kalam-alam na sinundan na siya ng dalawang lalaking lango di umano sa ipinagbabawal na gamot. Nakilala ang mga ito na sina Ramon de la Paz at Melvin Magbanua. 10 metro na lamang sana ang layo mula sa kanilang tahanan. Bigla raw sinunggaban ni Ramon si Rosilin. Isang suntok daw ang natanggap nito mula kay Ramon na siyang sanhi ng pagkawala nito ng malay. Kinaladkad daw ng mga ito ang walang malay na si Rosilin papunta sa Balagta Street kung saan sila sinundo ng isang kotseng pula. Ano ba? Saan niyo ba ang kadali? Lulan di umano, ang dalawa pa nito mga kasamahan na sina Alan Florentino at Zaldi de la Paz. Isinakay daw si Rosilin sa likuran ng kotse at tuluyan dinala sa isang apartment sa Tangile Street. Na mga oras na yun, inakala raw ng mga magulang ni Rosilin na maaring umuwi na lang ito sa tahanan ng kanyang ate